Alam mo bang may mga pagsasamang magkarelasyon? Kahit na inabot na ng maraming dekada o taon ang pagsasama, may mga pangakong binitiwan noon at hanggang ngayon ay nag-aantay ng pagtupad? At eto pa, alam ng pinangakuan na hanggang ngayon, wala itong katuparan. Hanggang ngayon, wala siyang nakikita, hindi siya naniningil. Hindi niya kadalasan hinahanap, pero siya ay nag-aantay. Nakakalungkot lang na ang nangako ng pagtupad ay nakalimutan na niyang ibigay, na noon ay puno ng sweet words ang promise na yon, na hindi na niya nilagyan ng katuparan. At oo, hanggang ngayon ang isa ay nag-aantay. Hindi niya sinisingil kasi daw baka makornihan ang sisingilin at awayin pa siya. O kaya, nahihiyang maningil dahil mas grabe pa daw ang ibinigay sa kanya kesa yung pangako na yon. Kaya sa lahat ng nangako, tandaan po natin, hindi lahat ng pagmamahal, pangako, may kasama yang pagtupad. Tanong ng isang nag-aantay, kailangan ko pa bang i-remind yun eh, siya itong nangako at hindi naman ako? At hindi naman ako mag-aantay kung hindi siya nangako noon. Ito ang simpleng sagot dyan. Oo, baka nga hindi niya alam na nag-aantay ka eh. Baka hindi niya alam na importante sa'yo yun. Baka nga hindi niya alam na hindi pala niya yun na ibigay. Maraming baka ang nasa isip ng nag-aantay. Pero hanggang hindi niya sinusubukang i-remind, baka nga mag-antay na lang siya hanggang forever. At minsan, ang pangakong ito ay hindi naman ganung kalaki. Hindi naman ganung kamahal at kagastos. Minsan nga, simple lang yan. Pero grabe ang pagpapahalaga niya dyan, yung nag-aantay. Pero ang mahalaga, tinatanong, kinukumusta, inaalam kung ano na ang nangyari. Ang masakit, ang pangako ay more than one. Marami. Nako, lagot na. Marami na siyang inaantay. Alam mo ba yung nanliligaw na kahit nga mga imposible ipapangako niyan? Kaya daw niyang ibigay, kaya daw niyang ialay na marami siyang pwedeng i-offer kasi nga nanliligaw eh. Minsan ang mga taong napasagot dahil sa dami ng pangako ay natabunan ng maraming pangako na parabang sa pagtakbo ng panahon dahil nga sa natabunan na ng maraming promises parang hindi na naibigay ni isa. Alam mo ba yung nakakatawang biro tungkol sa pangako o yung promise? Yung pinangakuan ka na nga, gusto mo, tuparin ko pa. Lagot na, para nang sa politiko yan. Nadadaan na sa pangako, nadadaan salita, nadaan na sa matamis na salita. Kapag maaga pa lang at hindi na ibigay, hanapin mo na, itanong mo na para alam niya na hindi niya tinupad ang pangako niya. Kung yung mga pangako niya ay hindi niya na ibigay, eh paano pa yung ibang pangako? Tatagal ka ba sa taong ganyan? Kaya nga sweet ang mga taong ni-remind na may pangako silang hindi binigay tapos ibinigay. Hindi kailangan bongga, hindi kailangan doble, hindi kailangan ngayon. Pag-usapan, pag-agrihan, at least may liwanag, at least may pag-asa, at least ni-remind. Importante naman talaga ang pangako, kahit saan, kahit kailan, lalo na sa pag-iibigan. Siguro pwedeng sabihin na kung hindi talaga kaya, huwag nang ipangako, lalo na kapag hindi naman talaga kaya. Hindi ka naman Diyos na kayang ibigay ang lahat ng kanyang ipinangako. Thanks for watching! Kung nagustuhan mo ang mga videos na napapanood mo, please subscribe to my YouTube channel, Dennis Antenor Jr. And don't forget to ring the bell para ma-notify ka kapag may bagong video na nakapost. Thank you and God bless you!